Mabuhay, Pilipinas! Salamat po at nakarating kayo sa aming channel. Kung first time mo dito, please click subscribe and the notification button for future happenings. Start na po tayo! Para sa video na ito, kami ay naglikom ng iba't ibang Filipino words na nakapasok sa Oxford Dictionary. Ano-ano kaya ang mga ito? Alamin natin! Let's get ready to rumble! Pandesal. Ito ay isang noun. Pandesal is a yeast-raised bread roll made of flour, eggs, sugar, and salt. It is widely consumed in the Philippines, especially for breakfast. Next word ay suki. Ito ay isang noun. Suki is a buyer or seller involved in an arrangement whereby a customer regularly purchases products or services from the same provider in exchange for favorable treatment. Ang susunod ay ang sikat na ekspresyon ng mga Pilipino. Ang salita o phrase na bahala na. Bahala na is expressing an attitude of optimistic acceptance or fatalistic resignation. Halimbawa, I don't know what to do. Bahala na! Pasok din sa Oxford Dictionary ang salitang bongga. Ito ay adjective. Ang salitang bongga ay nangangahulugan na extravagant or flamboyant. Susunod naman ang salitang halo-halo. Ito ay isang noun. Halo-halo is a Filipino dessert made with mixed fruits, boiled sweetened white beans, milk, and flavored crushed ice. Typically, topped with purple yam, cream caramel, and ice cream. Sunod naman ang salitang tabo. Ito ay isang noun. Tabo is a dipper used to scoop up water from a pail or bucket. Traditionally, it is made of coconut shell or bamboo, but now more commonly made of plastic. The next word is gimmick. Ito ay isang noun. Gimmick is a treat or device intended to attract attention, publicity, or trade. Ito, magugustuhan to ng karamihan. Ang ating next word ay pulutan. Ito ay noun. Ito ay ang food or snacks provided as an accompaniment to alcoholic drink. Halimbawa, bro, can you order our pulutan? Susunod naman na word ay ang trapo. Ito ay isang noun. Trapo pertains to a politician perceived as belonging to a conventional and corrupt ruling class. Next sa ating listahan ay ang salitang despedida. Ito ay isang noun. More fully, despedida party. It is a social event honoring someone who is about to depart on a journey or leave an organization. It is a going away party. Next word ay ang ating mga OFW. Ito ay isang noun. It is a person from the Philippines who is living and working in another country, typically on a temporary basis. Sunod naman na word ay ang mga nararamdaman natin kapag may nagpapaasa sa atin. Ito ay ang salitang kilig. Kilig is an adjective. It is causing or characterized by a feeling of exhilaration or elation by an exciting or romantic experience. Susunod sa ating listahan ay ang salitang estafa. Ito ay isang noun. Estafa is a criminal deception, fraud, or dishonest dealing. Next sa ating list ay ang salitang balikbayan. It is a Filipino visiting or returning to the Philippines after a period of living in another country. Balikbayan. Kung may balikbayan, meron ding balikbayan box. It is a noun. It is a carton ship or brought to the Philippines from another country by a Filipino who has been living overseas.
typically containing items such as food, clothing, toys, and household products. Alam mo ba, pasok din sa Oxford Dictionary ang salitang KKB o ang kanya-kanyang bayad. Literally, each one pays their own, used especially to indicate that the cost of a meal is to be shared. It can also be an adjective. Ito ang paborito nating lahat na ulam, ang salitang sinigang. Sinigang is a Filipino cookery. It is a type of soup made with meat, shrimp, or fish, and flavored with a sour ingredient such as tamarind or guava. Alam nyo ba, pasok din sa listahan ang salitang utang na loob. Utang na loob is a sense of obligation to return a favor owed to someone. Buhay. Mabuhay, Pilipinas! It is an exclamation of salutation or greetings. Ibig sabihin nito ay long live.
kayo? May alam ba kayong Filipino words na nasa Oxford Dictionary? Comment down below. Maraming salamat sa panonood. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat. Paalam!